feet. 12 feet lang. Ikumpara natin dito, 1,000 plus. Yan naman talaga. Kung maganda. Pero maganda. Green point. Gagamitin po sa partition. Tam-tam. Yan. Bali rito, electrical wiring. Ito para sa aircon to. Yan, number 12. Pero dito medyo malakas. Three-way yan. Pag binuksan dito or pinatay, doon naman sa baba. Pag binuksan... Tukoy niya, yung outside, gutter naman na po kasi yan. Ang bago niya. Parang bago. Adjust nung ano. Quartin rod dito. Parang nakalataning dito sa loob. Ang dapat lang unay. Good morning mga ka-Ross, good morning. March 14, araw po ng Webes. Ayan, aalis po kami. Eh si Master Batang, gagamitin natin yung sasakyan niya. So papunta tayo ng Wilcon Naik. Ayan, meron po tayong bibilihin po doon na tiles at saka yung hardy planks na ilalagay po sa gate. Ayan ah. Atras muna. Grabe. Medyo masikip. Kaya si Master Batang pinagagawa niya na yun doon sa bakod niya sa likod para lumuwag-luwag na. Yan, so maglit muna tayo rito sa tile center. Ito nga po pala yung tiles na gagamitin natin doon sa poste para sa third project Athena. Ayan, iahatid ko muna to. At naghihintay na sa atin si Master Batang. Yan, pabiyahin na rin tayo. Tapos ngayon araw nga po pala, i-deliver yung mga tiles dun sa third project Athena, yung mga pinili ni client owner dito. Bibili naman tayo ng frameless na wall mirror para naman dun sa toilet and bathroom na inaasikaso ni Louie sa first project Athena. Ayan, ito yung napagkasunduan namin ni sir. Kala siya? 750. Ayan, isasabay na natin. Yan o, good morning pare. Morning guys. Okay, bali yung pupuntahan po natin sa Wilcon. Doon nakita ni client owner yung tiles para sa kanyang toilet and bathroom dito sa phase 3. Yan yung project natin doon. Then doon din natin bibiliin yung hardy planks na gagamitin po natin sana sa mga gate dito sa project, third project natin. Yan, nandito pa lang kami sa Bagtas. Sa Bagtas, Tansa, Cavite. Yung pupuntahan niya namin is yung Naik. Wilcon branch Naik. Doon pare nakakita. Op. Doon nakakita pare. Oo, doon nakakita. Ano pala, Naik branch ng Wilcon. Doon pre nakita nung client namin yung ano, materials. Yan, si Master Batang to the rescue. Yan, biyahin muna tayo. Tara. Sabang, Wilcon. Sabang po? Oo, Sabang. Malayo po po Sabang eh. Doon pa? Oh, diretso pa ba? Diretso pa. Ano, kaliwa. Sige. Sa bandang kaliwa. Papunta kang ano. Pero Naik na to pare na. Tama ang sabi ni Ryan. Dapat sa 13 tayo dumaan. Ah, pa 13. Oo. Kasi doon ang ano na natin. Mas malapit ang Wilcon. Doon ang labas natin. Umiikot pala tayo. Ang nangyari pala pre. Dito tayo gumanon. Oo, gumanon. Tingin natin mga medyo tayo lumabas 13. Ang ibig sabihin yun sa pa-SM, kakaanang karon dire-diretso. Doon nga sa may pinag-swimmingan nga namin. Baka doon nga yun. Doon nga, oo. Tanda mo na. Natanda ako na. Ibig sabihin, wala pa pala tayo sa Naik. Papaganto pa tayo. Oo. Kakaluwa pa tayo. Yan o. Welcome to Naik. Hanapin natin yung Barangay Sabang Wilcon. Ito na yung Wilcon. Malapit yata ito pala dun sa pinagswimmingan namin na ano, na Aquamira. Siguro pag pa-uwi dito na kami sa Tresidad. Ayan na. Medyo malayo rin. Oh, laki ng Wilcon dito pre. Parang bago din nga lang. Bagong gawa oh. Bago. Oo. Kaya pala dito niya nakakita yung ano. Bago lang. Dito niya nakakita yung materialis. Yan, parking na lang. Drink responsibly. Hi, it's Dan. Bilhin na ng San Miguel Supermarkets and Convenience Stores.
drink responsibly. Alright, guys. Yeah. Oh, yeah. Ayun, naku-order na dito o hahanapin pa? Ano, meron na. Pina-quotation niya na rito. Sa tiles po. Ayun. Pinatang limandahan. Malakas magbigay ng sito. Talaga ba, sir? Ito, may ano na nga, quotation na sila. Oh, may quotation po yun. Ayun. Ako kayo na may... Okay, dito naman kami sa may dulo. Ito yung binili namin, Hardy Planks. Sir, nasa magkano isa nito? Bali, yung isa po natin yan, sir, is 515. Anong haba nito, sir? Ang haba niyan, sir, 10 feet na po yun. 10 feet? 12 feet, sir. 12 feet siguro to, 12 feet. 12 feet, sir. 12 feet. 12 feet, 12 feet. 12. Tapos ano to? 25 cm by 12 feet. Yeah, ito yung hardy planks. 20 lang sir, 21. At 21 cm. Okay. Yeah, yan yung hardy planks. Kailangan natin ito mga 8. 8 piraso po. Tapos puputulin na lang po namin sa gitna kasi para maisakay po dun sa sasakyan ni Master Bata. Para magandang gan si Kacha. Eto? O sige, bili tayo. Gagamit mo yan. Yan yung tulad ng akin, mahaba. Eto? Kumbaga yung... Patay ba'y patay? Stroke niya pagka inaano, mahaba. Mahaba. Ayos. Sir, bagay sa'yo ito. Bili mo ito. Sige, sige, sige. Para may staka. So, tatagal lang ko. Para hindi ako na lagi nang ihiram sa'yo. No, hindi, pag matagalan. Pag matagalan na. Ayan, sige, sige. Huwag na lang lagi mag-ingat sa yung timba. Tapos ito, pipintarahan na lang po na. Ano. Yan, kadalasan na pinangkakabit po rito, mga screw. Ayan. Check naman natin yung tiles na napili ni client owner dun sa phase 3. Saan po banda? Ah, ayan. Oo nga, ito 20 ka. 20 pieces lang po. Oh, 20 pieces lang. May file name na kayo, sir? Kevin Kong? Ah, wala pa po. Lee na lang, Lee. L-I. Tiles ang branch ng Wilcon, wala sir? Wala pa po. L-I lang. Eh, maganda sa Wilcon, eh. Ang daming pagpipili yan. Pero yung sample price nila... Ito, isang piraso pa lang nito. 1,120 na. Pero sa iba, ano to? 90 or 80 pesos lang sa labas. Pero kayo lang ba? Huwag pa kayo lang filing. Susala tayo? Isang bit lang. Sige, sige. Ano lang sir, complete name. Okay, bali yung mga ordinaryong ties po sa labas. 80 pesos lang. Ikumpara natin dito. 1,000 plus. Pero ang gaganda na pare. Magaganda. Ang gaganda. Wala kang masabi. Maganda ang presyo. Yan naman talaga. Kung maganda, di maganda yung presyo. Napakamahal pare nito. No? Yan yan. Pare, ang ganda ng details nito. Tingnan mo. Tapos kumikinang pa. Tsaka ang linis. Pulido. Pakano to pare? Pwede yan pang cladding. Mga pan-design sa wall. Ayan, mga sample. Pwede rin sa CR. Pwede sa loob ng kwarto. Pwede sa sala. Pero pag sa labas pre, wag na yung ganyan. Ang mahal yan pre, tapos magagasgasan lang na. Pambanyo nga lang ito. Yeah, ganda, ganda ng mga tiles sa, ano, sa wheel ko. Presyo nga lang talaga. Oo, napatulo na. Eh, nagulat si paring batang dito. 100 by 100. Then, 3-3. Laki. Eh, binalikan natin yung ano, yung hardy planks. Pinaputol na lang po natin sa gitna.
Grabe yun na pare, no? Hindi siya natatakot na makasagay, no? Sanay na. Sanay na, sanay na. Sir, okay na to, no? Ito na yung tiles. Pwedeng makita ko lang yun, resibo. Sige. Thank you. Bali, apat na box, 20 pieces. Umabot din ng 4,800. Yan, bali sa project namin sa phase 3. Ah, kayang-kaya naman pala ng carrier nung ano, sasakyan ni Master Batang. Mga hard planks. Tapos yung tiles. Pare, 1.5. 1.5? 1.5. Pwede na silang umuwi mamaya, no? Pwede na mag-under time. Sabi, masakit ang ipin. Boundary na eh. Ah, pare, pagdamutan nyo na ito ha. Para sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Yeah, ito yung pinunta natin dito sa Wilcon, yung sa Hardy Planks at saka sa tiles po ni client sa pastry. Yeah. Yeah, shoutout na ka rin po pala doon sa dalawang crew na babae na nakausap namin dito. Yan, binigyan natin ng sticker. Sticker, gusto mo sticker? Meron, meron, bigyan ko kaya. Kailangan. Ulit, 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 ulit. Wilcon Green Boys Gang Gang. Yeah, yeah. Yeah. Thank you, ha, salamat. Okay, tara. Ayan mga karos, after break time, ayan, nandito na tayo. Ayan, balik po tayo rito sa update natin dito sa mga project natin sa phase 4 and phase 6. Ayan, shoutout nga pala sa family ni Master Batang at saka kay Master Batang. Ayan, maraming salamat sa pagsama doon sa pinunta namin sa Wilcon. Ayan o. Balik kanina nga po pala habang magkasama kami, meron po tumawag sa amin. Bali, yan, shoutout kay Ma'am Mary Rose Nakahima. Yan, shoutout po sa inyo, ingat palagi. Bali, may bahay po siya sa Antipolo. Medyo malayo nga lang po rito. Yan, God bless and good luck po doon sa pinagagawa niyong bahay. So ito, mag-update na tayo sa mga ginagawa natin dito. Siyempre may mga na-improve naman kahit papano. Okay, may delivery tayo. Meron tayong mga studs dito, yung mga heavy duty na gagamitin po sa partition. 3 bedrooms po yan sa taas. Yan, 3 bedrooms. Tapos meron na rin po tayo para dito sa ating roofing. Yan, meron tayong pang roofing dyan at saka dun sa likod. Yan, may mga materialis na tayo. Mga tubular po to. Yung hardy planks, dito po yung gagamitin. Yan dito. Yan, pero hindi naman po lahat. May part lang na sa medyo mababa. Tapos yung design natin, tubular na lang sa taas. Okay, bati tayo. Ay, si Kuya Richard, good afternoon. Good afternoon. At saka si Tamtam. Yan. Bali rito, nag-umpisa na si Kuya Richard mag-install ng tiles sa harapan po ng poste. Ayan, naka-tiles po yan. Bali dito, kanina, pumunta na nga po pala yung admin office para... admin office, yung admin staff. Para pag-hukay, eh, nag-hukay po sila. Eh, nag-hukay po sila dyan para po sa private pole. Baka bukas, may private pole na to. Diba? Sa mga susunod na araw, may sariling kuryente na. Ayan yung tiles, oh. Bali yung isang poste, hindi pa mabubusan. Hintayin natin yung private pole. Siyempre si Ricky nandito. Good morning. Ay, good morning. Good afternoon. Good afternoon. Ayan na. So, ito layout. Bali ang gagawin ni Ricky rito. Yung ginawa niya pala kanina, plastering. Ayan, binaon na po namin yun sa aircon. Ayan, oh. Sa overflow ng aircon. Dito kasi kailangan nakatago yung sa overflow dahil hindi po maganda tingnan kapag nakalawit. Yeah, kaya nagbaon po kami ng tubo. Tapos ito, may ano na po to. May layout siya para sa moldura. Lalagyan natin ang moldura yan. Yan. Kumikinis na, no? Paunti-unti. Kumikinis na yung area. Eh, si Kuya Boy nasa taas. Electrical wiring. Ito para sa aircon to. Yan, Digis number 10. Yung ibang hindi naman mga malalakas na aircon, pwede na yung number 12. Pero dito medyo malakas kasi yung ilalagay sa taas. Kuya Boy, good afternoon, Kuya Boy! Good afternoon, Boy! Yan ah.
So ayan na po yun sa mga junction. Ayan yung mga pailaw natin dito. Tapos may bahagyang binago si Kuya Boy dito. Kagaya nito, nakalubog po kasi. Ayan na, hindi po kasi maganda yung nakalubog to masyado. Yung pag in-install po yung mga switches, masyado na pong mahirap na po siya ikabit. Tsaka hindi na maganda yung pagkakalagay. Yeah, meron na tayo dito yung pa 3-way na line. 3-way po to, ito nandito yung ilaw, yung pendant. 3-way yan, pag binuksan dito or pinatay, doon naman sa baba. Pag binuksan o pinatay. Ayan, tapos dito pin light. Yan, pin light ito, hallway to. Hallway. Tapos may pin light tayo sa gitna. Meron tayo dito. Tapos sa master's bedroom, may isang ilaw tayo, may apat na pin light. Sa second room, may isang center light. Center light pala yan, yan, center light. Dito naman, center light, dalawang pin light. Tapos ito, center light lang. So, tatlong kwarto po yung gagawin dito. Yan ah. Tapos meron tayong palinya. Aircon dito, isa. Yan, isa rito. Tapos dito sa master's bedroom yan, isa rin. Yung mga linya para sa aircon. Tapos dito wala na. Ay, hindi na kailangan daw dito. Dito sa... Dito sa mga gitna, wala ka yan? Ito sa labas, wala ka yan. Yan, 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 yan. Wala, wala. Kasi puro tubag lahat ng mga kasi. Sa dadagdagan mo sana. Oo. Hindi ka kaya doon kasi request yun. Request lang talaga. Dito wala naman. Yan na. Okay, may violation din ho kasi dito kung magdadagdag tayo ng pailaw sa labas, bawal pa. So, ang tinutukoy niya, yung outside, eh, gutter naman na po kasi yan. Tapos dito yung sa facade. So, hindi na kailangan. Ayan na. Hindi kagandahan sa mga kasama natin. Nagsasuggest din yung kagandahan. Pag may nakakaligtahan or may mas pagandang dapat pang gawin, yan, nagsasuggest sila. So, ito lang yung mga naganap po dito sa phase 6. Tapos dito nga pala kanina, si Jamil nandito, nag-update. Yan, pero may mga nagawa na po dyan. Lalo-lalo na rito sa toilet and bathroom. Yan o, so, makinis na, naka-primer na. Biglang lumiwanag na, no? Na primer coating. Hindi nga na nakasagad yung pintura muna natin. Bali, lalagyan muna ng kornisa. Yan, kukornisahan muna. Ang pag nalagyan na ng kornisa, itutuloy na po yung pag-repainting. Yan, papasukatan natin kay Master Batang. Gusto ni Sir Jalousy. Yan, may Jalousy rito. Eh, si Louie, oh. Good afternoon, Louie. Good afternoon. Yun, no? Okay, wall mirror, frameless, yung binili natin kanina. Yan, kanina, hinabal ko po yan. Bumili tayo. Tapos, yung dating vanity. Aba, parang napaka-linis nito. Nilinis mo? Mm-hmm. Ate ba? Napakalinis ah. Parang bago ulit. Parang bago. Oo. Ayan, water closet. So may mga kailangan na fittings dito kasi nung in-install natin ang tiles. Walang fittings. Yeah, wala po siyang fittings. Tapos yung dating nakalagay po na mga water line dyan, masyado na pong malubog. Kasi hindi naman po tayo naglinya. Bibila pa po natin ito ng ano. Na reducer eh, ng lalim ba? Lalim nito. Kaya bibila natin ang reducer. Nadala ko na rin po rito yung mga accessories ni client on eh. Ganda-ganda na rito. Kahit ganyan lang, maganda tingnan. Yung ano, poste? Yung ano, angel bulb. Yan na lang, yahabol ko. Oo. Tsaka yung may flexible ka? Wala rin ah. Wala na? Wala din. Oo, oh, yun ah. Ano ba na? Iyahabol ko. Teflon din? Sige, sige, sige. Okay, dun tayo sa phase 6. Ah, phase 6, phase 4. Nandito na nga pala tayo sa phase 6. Grabe, tindi na nga init ng araw ah. Yan na. Dito naman tayo sa ating fourth project. So araw-araw po tayo nandito. Ilang araw na lang po ang ano natin dito. Ang schedule or ang duty natin. Yan na.
Bahagyang makintab na po yung mga deco stone. Yung ginamitan na po natin ng emulsion po yan. Tapos yung sa taas, yan, retouch. Yan. Binaklas po nila yung mga sliding window na gawa nila batang para malinis ng maayos. Yan na. So ito naman yung inaasikaso niya Adonis dito. Pag okay na to, pwede nang ikabit po yung ating window grills. Yan na. Ayan, linis ng ating steel window. Yan, yan ang inaasikaso ni Bilog. Tapos yung ano natin dito, yung parang moldura natin, paintbrush na lang po yan. So painted na lang po siya. Yan para mag-complement doon sa kabilang side. Ha, linis ah. Ayos yan ah. Ayos talaga. Yan, ginagamitan po ng paleta, hindi naman po magagasgas yung ano, yung bintana. Para lang doon sa mga matitigas na nakakapit. Tapos inaasikaso naman ni Kuya John dito yung mga drawer sa pang ano, sa pangloob. Okay, ito yung pinagagawa ni client owner dito. Yan. Bali meron pa isang kulay ito. Yun na lang asikasuhin natin. Yan na. Yan yung gusto. Ito yung plano. Yan. Tapos lagayan ng wine dito. Wine bottle. Eh sa toilet and bath, may kabit na yung faucet. Kompleto na. Tapos may aspinay o kornisa. Tapos naka-finish na ng polyurethane. O diba, ganda-ganda na. Ganda-ganda na. Dito sa loob. Yan na. Yan, nakabit na yung mga kortina. Ah, kortina, curtain rod. Curtain rod. Kabila, yun. Parang tabingi. Ito. Parang tabingi yung pagkakabit. Diyo, paki-adjust nung ano. Curtain rod dito. Parang nakatabingi. Dito sa loob. Ay, linis na. Ito, ano, Diyo? Dito. Ah, nakababa yung isa. Ganyan po maglinis. Tapos ano pinamumunas mo dyan, Log? Basa. Basa na may konting basa? Wala. Wala. Tuyo. Pero kanina? Ano yung locker flow. Locker flow. Yan, locker flow. Tapos na-retouch na yung mga steel window kaya ang ganda na. Ano dyan, tabi? Ah, dito sa kanan. Sa kanan, mataas. Ayan, ayan. Ayan. Tayo na. Papulido na lang papulido to. Kunti na lang. Okay, Jun. Mukhang dapat nauna yung loob ha, Kuya Jun ha. But dapat mukhang nauna yung loob. Para nahihirapan ka ngayon. Sa susunod na, kuya. Palito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog ngayong araw po ng Webes. Maraming salamat po muli sa pagbisita. Ayan po yung mga naganap sa pagpunta po natin dito sa Wilcon Naik. Ayan, maraming salamat nga din pala kila Master Batang. Tapos ito din yung update video natin sa malapit nang papatapos natin na project dito sa Phase 4. Yung 4th project natin. So paano? Kita-kita na lang po sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara!